Pag-uusapan naman natin ngayon ay kung paano mag-color correct ng isang picture. Kalimitan na nangyayari dito ngayon ay pag nag-apo tayo, minsan madilaw, minsan ay mapula. Ngayon po, ituturo ko sa inyo kung paano po mag-color correct ng isang picture gamit po ang color casting at ang pag-adjust po gamit po ang levels at ang curves po. Bago po natin simulan, pakisubscribe na lang po yung YouTube channel ko. Pakilike and share na rin po. Tara po, umpisa na po natin. So, ito po, naka-open na po yung image na ating gagamitin. So, ito po si layer. So, kailangan po natin si info para po nakita na po natin yung value po ng kulay na i-adjust po natin. Pwede po natin i-adjust si RGB o si red, green or blue, o pwede naman din po natin ilipat siya ng na CMYK. So, umpisahan po natin po dito. Ngayon po, ito po yung picture na i-adjust po natin. Kung mapapansin po natin, ay parang ma-blue po yung image po na ating i-adjust. So, press lang po natin si tab. So, ang una po natin gagawin ay i-adjust po muna natin yung color setting po natin. Ang setting po na aking ginagamit ay Adobe po. Adobe 1998 po. So, ayun po ang aking pong setting. Pag CMYK naman po ay US Web Coated Swap Version 2. So, okay po natin. Ayun po. Image po tayo. Adjust. And then, level po. Bawasan po muna natin yung blue po. Na-skip po natin si green. Dahan-dahan lang po yung pag-adjust. Hindi po biglaan po adjust. Kailangan po titimplahin nyo po mabuti kung anong kulay po yung malakas po sa ina-adjust nyo po yung image. So, ayan po, na-adjust na po natin. Dito po sa level, meron po dito sa slider. Bandang dulo po nato ay yung pong dark tones. At ang gitna po nato ay siyang mid-tone. At ito na pong nasa dulo po nato ay siya pong highlight. Pag ina-adjust po natin po ito, nadadagdagan po yung highlight po niya. Lumiliwanag po. Pero pag dito na sa gawin rito sa kaliwa, dumidilim naman po yung image niyo po. Nadadagdagan po yung tonal value po ng isang image. Pwede pong i-adjust si RGB na sama-sama sila lahat. Ayan na. Pwede yung i-dark ng konti. Highlight ng konti. So, ayan na. Ngayon po, ngayon gagawin naman po natin pag na-adjust na pong ganyan, hanapin natin po dun sa portion ng image na sa tingin nyo ay dapat ay maging puti. So, gumamit po tayo ng eyedropper. So, sa tingin ko po itong pixel. So, press nyo lang ako si shift para mamarkahan natin. So, ito, may value ho dito yan ng red, green, tsaka blue ho. Punta ko kayo kay image, adjustment, at saka si curves. So, ayan po, makikita nyo ho. Parang si level na niya. Red, green, at saka blue ho. Unahin po natin si red. Click mo lang ho dito sa taas. Si red. Tapos kunin nyo po yung value niya na 242. I-input nyo lang po dyan. Punta naman tayo kay green. I-adjust naman po natin si green. Enter naman po natin yung value na 237. Punta naman tayo kay blue. 192 naman po yung i-adjust natin. Yung over po, yung kukunin nyo po yan dito. So, kailan maging 255 po lahat para po mawala yung value nyo andito po sa highlight po na ito. So, ayan po, lumiwanag na po siya. Kung babalikan po natin itong in-adjust po natin kanina para mapula-pula ho.
Pero dito, talagang okay na. Naho yung kulay na in-adjust po natin. Tingnan niyo po mabuti yung t-shirt po para marumi po, di ba? Pero nung in-adjust na po natin, naging natural po yung kulay niya po. Ngayon, pag na-adjust niya na po natin po ito, tayo kay filter, sharpen, unsharp po. So, depende sa panlasa niyo kung gano'n niyo ka-sharp yung ilalagay niyo rito. Ayan na, tas okay ho. Ngayon na, kung di po kayo satisfy, pwede kayo image, adjust, brightness po. Lagyan ho natin ng value ito, 10. So, ayan no, lumiwanag na ho ng gusto yung image na in-adjust ho natin. Di ho ba? Ngayon po, isa naman pong pag-adjust po ay gagamitan ho natin ng pen tool. Ito naman po ay parang mag-lowish naman no. Itong jacket to, i-adjust ho natin. So, kailangan ho nating ipat ho to. Kailangan gagamitan nyo rin ho ng pen tool. Yung mga portion na gusto nyo, sa tingin nyo, ay gusto nyo i-adjust yung kulay. So, ayan na. Dahan lang ipag-adjust. Hindi naman no, kailangan ng eksaktong-eksakto ho rito. Ipat na ho natin ng maayos din ho yan kapag in-adjust natin. So, ito na. Gaya ng sinabi ko dati, double click. Para ma-save yung pad, gawin natin selection ngayon. Lagyan ho natin ng feather para lumambot. Sa mga 20, kailangan malaki para malambot ho eh. Ngayon, adjust naman ho natin itong si level. So, dagdagan ho natin ng red. Padilawahin ho natin ng konti. Ayan no. Ganun din ho ang proseso niyan. I-adjust din ho natin ang sharp mask. Kung mapapansin nyo, mas lumitaw yung mga butil dun sa jacket. Ayan no. Balik ho tayo sa history. Na di ho ba? Mas umukay na ho yung in-adjust natin. Tsaka ho natin i-adjust yung pangkalahatan no. Yung mid-tone i-adjust ho natin ng konti. Yung highlight. Dagdag po natin ng konti shadow. Depende ho sa monitor na ginagamit nyo. Ito ay base lang ho sa monitor na ginagamit ko ho. Yung pag-a-adjust ko ho. Ngayon, adjust ho natin brightness ng konti. Titingnan nyo rin ho yung image. Baka ma-wash out naman ho lahat. Ayan na, diba ho? So, ganyan lang ho yung pag-a-adjust ng image. So, save ho natin. Sa pag-save naman, no, kailangan ho, naka-check ho itong ICC nyo ho, sa baba. Para ho yung profile na sinave nyo ay sasama dun sa file na ginawa nyo ho. So, lagyan ho natin to ng version 2.
baseline ho kayo lagi. So ayan po, natapos na lang po yung lesson 4 po natin. Subscribe na lang po yung YouTube channel ko po. Paka like and share na rin po. Maraming salamat po.